Hello beauties and everyone! At para sa video nito, ituturuan ko kayo kung paano lutuin ang sarili kong version ng paksiw na galunggong. At para sa mga sangkap nito, meron tayong galunggong, syempre, ang okra, talong, at itong siling mahaba. Syempre, young corn, paborito ko yan, sibuyas at konting luya. And then, yung asin, paminta, tsaka suka. At pag ready ng lahat, simulan na natin ang pagluluto. Sa isang kawali, magpainit tayo ng mantika. At pag mainit na ito, pwede na nating iprito yung galunggong. Yan, pwede na natin siyang balik na rin. Depende na po sa inyo guys kung gaano ka-crispy yung gusto nyong prito para sa galunggong. Pero kaming mag-asawa kasi gusto namin yung toasted talaga kahit sasika gusto namin. Yan, pag toasted na siya guys, pwede na natin ilipat sa ibang lalagyan and then i-ready natin para sa next na procedure na gagawin natin sa pagluluto ng paksiw. Ang next procedure natin is sa ibang kawali, magpainit ulit tayo ng mantika. Yan. At kung mainit na ito, ilagay na natin yung ating luya muna. Yan. And then after that, ilalagay na rin natin yung ating sibuyas. And then, igisa lang natin ng konti. Yan. And then, dagdagan na natin ng tubig. Nasa inyo na po kung gaano karami yung gusto nyong tubig. Pero sa akin, 1 baso lang. And then, isama na natin yung suka. Yung ating pamenta. And then, yung asin. Yan. Ihalo na natin lahat dyan. Tapos, pag kumulo na yung tubig, pwede na nating ilagay yung fish para medyo lumambot siya. After ng fish, ng galunggong, ilagay na natin yung young corn na paborito ko. Yan, at isama na rin natin ang talong. Yan, para sabay silang lumambot ng young corn. Tapos, pakuluan lang natin siya ng 5 minutes, ganyan. So, kailangan nating takpan para pantay-pantay yung pagkaluto ng gulay. And then, after 5 minutes, yan, ihalo natin konti. Ilagay natin sa ibabaw yung galunggong para nasa ilalim naman yung mga gulay. Para yung gulay naman yung magkaroon ng lasa. Yan. Kailangan dahan-dahan para hindi madurog yung galunggong. So, after nyan, takpan ulit natin, guys. And then, pakuluan ulit natin ng mga 3 minutes ulit. So, yan, after 3 minutes, siguraduhin lang natin luto na yung gulay natin, yung young corn. Yan, pagluto na yan guys, ihalo na natin yung huling sangkap natin, yung okra tsaka yung sili na mahaba. Yan, and then takpan lang ulit natin ng mga 1 minute para lang medyo mainitan yung okra natin. Ayoko kasi nang ma-overcook yung okra kaya gusto ko painit lang. Yan, and then after 1 minute yan guys, patayin na natin yung apoy and then ready to serve na yung ating paksiw na galunggong. Charan! Yan na yung paksiw ko, guys. Luto na yung ulam ng aking asawa pagdating niya mamaya. So yan guys, para maiba naman sa nakasanayan nating luto ng paksiw, subukan nyo naman ang aking sariling luto ng paksiw na galunggong.
So yan guys, sana may natutunan kayo. And kung yung asawa ko lang yung tatanungin nyo kung masarap ba yan o hindi, nako, siguradong ang sagot niya ay oo. Kaya para sa mga mommies dyan, sa mga GF, soon to be wife, subukan nyo na to para sa inyong mga mahal sa buhay. Yan. So, ito ang aking sariling version na Galunggong Alapaksiyo. Yan, at para sa mga susunod pa nating videos and updates, huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa channel na to. So, see you in my next video, guys. Bye! Thank you!